Good morning, Danny. Alam mo, backtrack lang ng konti. Ano? Alauna nung Sabado, nang dumating yung ina ng biktima, Danny, galing siya sa Libya, ang sumundo sa kanya ay ang kanyang mga kabarangay at pulis, at dumiretso agad ito nung Sabado sa mosque para salibing yung kanilang tradisyon sa Muslim. Ano? Nakausap natin kanina, Danny, si Laila Baharan sa yung Women and Children's Desk ng Barangay Kulyat, at ayon nga sa kanya ay hanggang ngayon ay hindi pa rin makausap yung ina. Tulala pa rin ito. Kung makakausap mo man daw ay matagal na yung isang minuto. Inaayos ngayon, Danny, yung pagbisita sa DSWD doon sa survivor na 8 buwan na anak niya, yung na-rescue rin ito. At hindi na raw muna siya uuwi ng Zamboanga habang inaasikaso pa nga yung kanyang paglipat ng custody doon sa 8 buwan gulang na anak niya. Nakasuhan na ng murder yung suspect, at ang sabi rin ng ina ay gusto niya na hindi makalabas at pagbayaran ng suspect ang ginawa niya. At guguho raw ang mundo nito kapag nakalaya ang suspect. Ayon yan kay Laila Baharan pa rin. Hindi pina-autopsy, Danny, yung bangkay nung sanggol nung 2 taong gulang. Alinsunod na rin ito sa tradisyon ng Islam. Ngunit sabi nung ina ng biktima ay hindi pa raw ba sapat yung mga ebidensya at yung nakita mismo ng mga doktor. Sa alam mo ang problema ngayon, Danny, si yung panggastos nitong nanay dahil napilitan nga siyang umuwi ng Pilipinas, at ang kanyang pantustos lamang ay yung ilang mga nag-abuloy at yung mga tumulong na mula sa barangay at pulis. Bukod sa pinansyal na tulong ay nangangailangan rin ayon kay Baharan yung kung may magmamagandang loob na kung pwede ay magpahiram ng kwarto o yung tahimik na environment dito nga sa ina ng biktima. At maging yung trauma o yung kung merong magmamagandang loob o mag-volunteer din na psychiatrist na maaaring makausap nitong biktima para makakope up siya doon sa kanyang pinagdaraanan ngayon. Lahat yan, lahat ng mga gustong tumulong ay makipag-coordinate lamang sila, Danny, kay Laila Baharan dito nga yan sa Barangay Kulyat. Danny. Oo, kasi ang kailangan talaga dyan, counseling, you know? Dahil siyempre yung sobra yan, yung mental anguish dyan, Jeff. So ang ano ko lang, so gusto niya dito muna siya sa Maynila, hindi siya uuwi muna ng probinsya. So yung regular na panggastos niya, yun ang parang apila niya dun sa mga gustong tumulong, di ba? Yes, Danny, yun ang higit na kailangan nitong ina nga ng biktima, dahil kaya nga siya umuwi mula doon sa kanyang pinagtatrabahuhan sa Libya ay dahil kapos na nga rin siya sa panggastos. Ang sabi niya kay Laila Baharan ay hindi muna siya uuwi ng Zamboanga. Ngayon, hindi daw ma-interpret ni Laila kung ano yung ibig niyang sabihin dahil na nandito yung anak. Ito ba'y dahil dito ni Libing yung kanyang panganay, o dahil inaasikaso pa yung pag-release nito o yung pagbigay ulit sa custody niya mula sa DSWD. Kaya kung may magmamagandang loob, Danny, na yung sa counseling na sinasabi mo, ay higit na makakatulong ito. Dahil nung Sabado, pagdating niya mula nga doon sa airport pa lamang, ang kwento sa atin nung ilang mga nakausap natin dito, ay may ilang beses na hihimatay itong ina ng biktima na ito hanggang sa mailibing. Hindi na nga niya halos na naihatid sa huling hantungan yung kanyang anak, Danny. Oo. Teka, Jeff, yung 8 buwan na anak niya pa na isa, no? sabi mo nabawi na sa DSWD. So meron naman siya siguro makakasama para alagaan din yung 8 buwan, dahil sa panahon ngayon na medyo ano pa yung ano niya eh, yung papakiramdam niya, eh wala pa siya sa sariling ano yan. Medyo state of shock pa yan, di ba? Yes, yes. Ang umaalalay sa kanya, Danny, is yung head niya o yung in charge niya ng Women and Children's Desk dito sa Barangay Kulyat, si Laila Baharan. Yun yung umaalalay sa kanya. Yun yung nag-aasikaso. So ngayong araw na to, inaasikaso yung pagdalaw niya, kasi simula nang dumating siya nung Sabado, hindi niya pa nakikita itong 8 buwang gulang na anak niya, Danny.